Pogi, tawag ni Vita. Nakita kasi niya tumalikod si Vincent at puno ng kalungkutan ang mukha niyon. Napalingon si Vincent. Sorry din ha, Ania. Alam ko, katulad ko, matindi rin ang pangailangan mo. Etong pera. Sabi niyang muli nang kumuha ng pera sa shoulder bag, halagang 1,000. Huwag na lang, miss. Vida ang pangalan ko. Ako naman si Vincent, pagpapakilala ng binata. O, tanggapin mo na to, Vincent. Nakakahiya, Vida. Sige na, alam ko kailangan mo to ngayon, lalo pat nasirang diskarte mo. Napilitan si Vincent. Wala na tong pagpipilian kaya tinanggapin tong perang iniaabot ng dalaga, kahit nahihiya. Napangiti naman si Vida. Salamat. Muling sinabi ng binata. Okay lang, sa ibang araw ka nalang bumawi sa akin. Ani Vida bago tuloy ang tumalikod. Umalis na rin si Vincent. Nagtataka ako sa iyo, Vida. Pansin ni Faye na mapagsolos na rin ang kaibigan. Ano naman dapat mong ipagtaka? Napataas ang kilay ni Vida. Napabuntong hininga. Kasi nung hindi ka pa nakakagante, galit na galit ka kay Vincent. Pero ngayon nakarap mo na siyang mulit, nagkapalitan kayo ng paliwanag. Bigla nagbagong hihip ng hangin para sa iyo. Tipid ang ngiting isinukli niya. Anong dahilan, Vida? Simple lang, Faye. Katulad din natin ang katayuan ni Vincent. Palagi rin siyang kapos sa pangangailangan kaya nakakagawa siya ng hindi magandang bagay sa tao. Napatango-tango si Faye. Nasira niyang diskarte ko noon. Naranasan kong kumalamasik mura. Nasira ko naman diskarte niya ngayon. Alam ko ganun din ang mangyayari sa kanya. So nakonsensya ka rin pala? Oo naman. Pero gwapo siya, no, Vida? Tumango siya. Oo, kaya lang walang pera. Malalagkit ang tingin niya sa'yo. Hay nako, Faye. Kahit mamungay pa mga mata niya, baliwala sa akin. Mandarambong na nga ako, mandarambong pa siya. E paano kung ligawan ka niya? Hindi ko siya sasagutin. Bakit naman? Napabuntong hininga si Vida. Ano namang magandang kinabukasan naghihintay sa amin kung sakali, no? Aniya, malay mo. Napaileng si Vida. Ikaw talaga, puro kalokohan at imposible ang iniisip mo. Hindi mangyayari yun. At kung mangyari man, sasabihin ko sa'yo, hindi ako iibig sa lalaking kung sino-sino ng babae ang nakatikim. Sinabi niya, matapos ay tinalikuran ng kaibigan. Naghibit balikat si Faye. Sumunod kay Vida nang pumasok sa inuupahang apartment. Nagtuloy na sila sa kwarto na makapasok. Kapwa na sila pagod at tinaantok dahil mag-uumaga na. Malapad ang kama ni Vida kaya nagtabi na lang silang magkaibigan sa pagdulog. Kinabukasan, hindi inaasahan ni Vida na muling makakaharap si Vincent. Waring nataranta siya nang buksan ang pintuan ng apartment at nakitang nakatayo roon ang binata. Kagigising lang niya at suot pa niya ang kanyang nighties kaya kitang-kitang hubog ng maputi niyang katawan. Wala kasi sa loob niya nang buksan ang pintuan dahil panay ka ang pangkanyang maghihikab. Magandang umaga, Vida. Nakangiting sabi ng binata. Vincent? Pwede bang tumuloy? Halika. Anyaya niya. Tumuloy naman ang binata. Naupo sa sofa. Napansin ni Vida ang sarili. Maupo ka lang dyan, Vincent. Magpapalit lang ako ng damit. Narilitong wika pa niya. Tumango si Vincent. Nagmamadali namang umakyat sa itas ng bahay si Vida. Nagpalit kagad ng damit pambahay. Ewan niya kung bakit natataranta siya. Hindi malaman ang unang gagawin. Kung magsusuklay ba o maglalagay ng pabango. Kaya hindi niya namamalayan. Nakakagawa pala siya ng ingay. Naikinagising naman ni Faye. Ano ba? Ang aga-aga, ang gulo-gulo mo. Pupungas-pungas na sabi ni Faye. Bahagya itong bumangon. Faye, aniya nang lumapit sa higaan ng kaibigan. May bisita tayo. Gumising ka. Sino naman ang istorbong yun? Aga-aga nandito na kaagad. Anito. Si Vincent. Gulat si Faye. Waring nawala ang antok. Si Vincent? Anong ginagawa niya dito? Tanong nito. Hindi ko nga alam. Bumangon ka na dyan. Maganda ka na ng almusal. Oh, eh bakit natataranta ka dyan? Huwag mo na akong pansinin, Faye. Kilos na. Hindi na nga nagtanong si Faye. Bumangon na ito at tagbihis. Kasabay na ito ni Faye nang bumaba sa salas. Hinarap ni Vida si Vincent. Si Faye naman sa kusina nagtuloy para maghanda ng agahan. Ang aga mo, Vincent? May sadya ka ba? Trabaho, Vida. Yun ang iaalok ko sa'yo. Anong trabaho? Matalino ka. Magaling dumiskarte. Mas malaki ang ating kikitain kung magiging magkasangga tayo. Ibig mong sabihin, oo, Vida, magkasama tayo sa lahat ng lakaran, 50-50 sa lahat ng kalakaran. Bahagyang nag-isip si Vida. Tinitiyak ko sa iyo mas malaking kikitain nating dalawa. Patuloy sa pagpapaliwanag si Vincent. Iisip tayo ng magagandang modus operandi, pag-aaralan at papalanuhin nating mabuti bago natin i-apply sa magiging prospect natin.
Pwede rin. Sumang-ayon ang dalaga. Subukan natin. Okay, napangiti si Vincent. Maya-maya lang naputol ang pag-uusap nilang dalawa at pag-iisip ng mga plano kung paanong kanilang gagawin. Inubos sila maghapon yun sa pag-iisip na maganda at pulidong modus operandi at hindi naman sila nabigo. Nakagawa sila ng magandang plano. Kinagabihan, nasa club na si Vincent at Vida. Nakatayo sa harap ng bartender si Vida habang naghahagilap ang mga mata ng lalaking mapera. Si Vincent naman nakaupo sa isang mesang nasa sulok sa kanang bahagi ng club na yon. Umiinom ng alak, tipong pulis ang porma. Waring hindi sila magkakilala. Namasdan ang binata sa mga customer na pumasok sa loob ng club. Hanggang sa mapansin ang isang desente ang porma. Puro ng alahas ang buong katawan. Mga edad 37 pa lamang. Kumindat si Vincent kay Vida ng lihim. Napangiti ang dalaga. Alam niya na ang gagawin. Nilagok niyang alak na laman ng kopitang kaharap. Matapos ay nagsindi ng sigarilyo. Para makuha niyang atensyon ng target, maglalakad-lakad siya nang pabalik-balik sa harapan niyon. Gumigiling ang malambot niyang katawan. Kaya naman napansin siya ng lalaki. Tumayo ito sa upuan at lumapit sa kanya. Hi, anito. Hello, I'm Anton. Pagpapakilala na yun. Vida. Vida ang pangalan ko. Kay gandang pangalan. Bagay na bagay sa'yo. Katulad mong maganda rin. Napangiti si Vida. Bolero ka pala? Aniya. Swerte ang punta ko rito, Vida. Nangungulila ako at gusto kong ikaw makapiling ko. Eh, receptionist lang ako dito, Anton. Hindi ka maaaring i-table o ilabas kaya? Pwede rin. Sa tamang presyo. Kahit magkano, Vida. Kaya mo? May halong paghahamon ang tanong ng dalaga. Oo, tugon ng lalaki. Ibang klase ka rin. Marami akong dalang pera, Vida. Pagmamayabang ng lalaki. Inilabas ang wallet. Paldo ang perang naroroon. Marami ba to sa bahay ko? Aanhin ko ang salaping ito kung hindi ko gagamitin. Ang gusto ko, lahat na magustuhan ko ay makukuha ko. Kunway nag-isip si Vida. Ano? Payag ka bang sumama sa bahay ko? Sa bahay mo? Paniniyak ng dalaga. Tumango ang lalaki. Malalim ng gabi. Makakaistorbo ko sa inyo. Muli, sinabi ni Vida para matiyak kung maya-apply sa lalaking kaharap ang naisip nilang modus operandi. Nag-iisa lamang ko sa amin, Vida. Tayong dalawa lang ang magiging tao roon kung sasama ka. Hindi kumibos si Vida. Konting pakipot, aniya sa sarili. Huwag ka nang magdalawang isip. Sumama ka sa akin. Hindi ka madedehado. Sa loob lang ng isang gabi, kikita ka ng malaki. Okay, ani Vida. Napangiti ang lalaki. Tara na, yaya nito. Nang tumayo si Vida, palihim niyang sinulipan si Vincent. Kinindatan niya. Bahagya namang tumango ang lalaki. Nang lumabas ng beer house si Vida at Anton, sumakay sa magarang kotse ng lalaki. Lihim naman silang sinundan ni Vincent. Nakasakay ito sa isang motorsiklo. Kahit sangkali naman ko ang sinasakay ni Vida, ay kabuntot ito. Hanggang sa huminto sa sasakyan ni Vida sa kulay pulang gate. Bumaba ng sasakyan si Anton. Binuksan ang gate at muling nagbalik sa kotse. Ipinasok na yon sa malawak na bakuran ang sasakyan. Halos maluna naman si Vida sa karangayang nasa paligid. Sa malaking bahay at malawak na bakuran. Ito ang bahay ko, pagmamalaki ni Anton. Nag-iisa lang ako ngayon dito. Binigyan ko ng bakasyon ng lahat ng maid at kwardya. Ang yaman mo pala? Hindi naman. Bahagyang napangiti ang lalaki nang sabihin nito. Ang mga magulang ko ang nagpundar nito. Bahagyang umiti si Vida. Halika na, buwaba na tayo na sasakyan. Tayo na sa loob ng aking bahay. Yaya ni Anton na makarating na sa garahe ang sasakyan. Ibalik mo na lang kaya ako sa beer house. Ito ang sinasagot ni Vida. Bakit naman? Kasi hindi ako sanay ng ganito. Tulad ng sinabi ko, receptionist lang ako doon. Itong unang pagkakataon na sumama ko sa isang customer. Ibig mong sabihin, ito pa lamang ang una mong karanasan? Paniniyak ni Anton. Lihim na nang istap sa tuwa ang mga mata nito. Tumango si Vida. Huwag ka nang umatras. Malaking halagang ibabayad ko sa iyo. Sa loob lamang isang gabi, basta't paligayahin mo lamang ako. Hindi kumibos si Vida. Ang ginagawa ay ayon sa kanilang plano ni Vincent. Halika na. Waring na uuto na si Anton. Inakbayan nito si Vida. Marahang hinimas ang balikat. Narito na tayo. Aatras ka pa ba? Kunway kinakabahan, buwaba na sasakyan si Vida. Ganyan nga. Napangiti si Anton. Buwaba na rin. Magkasabay silang pumasok sa loob ng bahay. Nakaakbay si Anton kay Vida. Inilak ng lalaking pintuan matapos sa sila'y pumasok. Pinaupo nito sa sofa si Vida at kumuha ng alak. Alam naman ang dalagang nasa paligid na ng bahay na yon si Vincent.
Kaya lihim niyang inirelease ang lock ng pintuan para kahit anong oras ay makakapasok ito. Nakabalik na siya sa sofa at nakaupo nang magbalik si Anton na dala ang dalawang kupita ng alak. Para sa iyo, Vida, anito. Tinanggap ng dalagang kupita ng alak. Sinabayan niya si Anton sa paglagok na iyon. Halika na, simulan na natin na makarami tayo ng rounds. Ani Anton, inakbayan si Vida tinaggan sa tenga. Anton, ayoko na. Kanina nasilaw lang ako sa perang hawak mo. Pero naisip kong mas mahalaga pa rin sa akin ang pagbabae ko. Yun lang ang tayo ko may pagmamalaki sa mapapangasawa ko. Leche, Vida. Kanina pa ako bitin na bitin ah. Galit at inis nang sabi ni Anton. Sorry pero nagbago ng isipan ko. Babalik na ako sa club. Wika ni Vida. Dinampot ang shoulder bag. Pero itinulak siyang muli ni Anton paupo sa sofa nang siya ay tumayo. Nagulat si Vida. Sa akala mo ba, makakalabas ka rito nang walang nangyayari sa atin? Puno ng pagnanasa ang tinig ng lalaki. Dinamba ni Anton si Vida, kinababaw, hinawakan sa magkabilang kamay para hindi makapiglas. Pilit namang nanlalaban ng dalaga, nagpupumiglas pero talagang malakas ang lalaki dahil alipin na iyon ang makamundong pagnanasa. Akin ka, Vida. Ako ang una mong karanasan. Alam ko na pagkatapos sa pangyayaring to, hindi mo na ako makakalimutan. Saklolo! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Vida. Walang makakarinig sa'yo. Tayo lang ang narito. Pang-iinsulto pa ni Anton. Mula naman sa labas ng bahay, narinig na ni Vincent ang pagsigaw ni Vida. Yun na ang hudyat na hinihintay nito. Nagmamadali ang binata. Hinugot ang baril na nakalagay sa tagiliran. Patakbong tinungo ang pintuan ng bahay. Tinadyakan ng ubod lakas. Halos magiba ang pintuan ng bumukas. Kaya nagulat sina Anton at Vida. Police! Pagpapakilala ni Vincent at agad binayo ng puluhan ng baril si Anton. Tinamaan sa mukha. Rapist ka, no? Hilong bumagsak si Anton. Ganun pa man nagwapa nito magsalita. Chief, sandali. Anito. You have the right to remain silent. Anything you say may use against you. Sabi ni Vincent nang lagyan ng posas ang kamay ni Anton. Pero Chief, bayaran ang babaeng yan. Napangiti na mapakla. Bayaran? Anito. Oo. Eh bakit pumabalag? Napapatrolya ako na marinig kong paghingi ng saklolo. Pagsisinungaling ni Vincent. Iyon nga ang hindi ko maintindihan, Chip eh. Sa presinto ka na magpaliwanag. Muling sinabi ni Vincent. Matapos ay binalingan si Vida. Miss, sumama ka sa presinto para makapagbigay ka ng statement. Kunway hindi sila magkakilala. Yes, sir. Anang dalaga. Tayo na. Galit na sinabi ni Vincent. Pinitsarahan si Anton sa akmang dadalhin. Sir, maaari naman nating pag-usapan ito. Ani Anton. Matapos ay binalingan si Vida. Aareglohin na lang ba natin, Vida? Nadala lang ako ng matinding pananasa. Napakaganda mo kasi. Ikaw, miss, gusto mo bang paareglo? Ani Vincent kay Vida. Para na rin, di tayo maabalang pare-pareho. Paano kung hindi kayo dumating? Eh di nailugso niya na ang puri ko. Kunway nagpapakipot pa ang dalaga. 100,000 pesos, Vida. Ibibigay ko sa'yo para maiwas lang ang pangalan ko sa malaking iskandalo. Ganon din naman ako. Ayoko ng iskandalo. Katwira ni Vida. Nariisipin ng mga tao na may nangyari na kahit wala pa. So, pumapayag ka na sa areglo? Ani Vincent. Tumango si Vida. Salamat, Vida. Nawala ang kaba sa tinig ni Anton. Kinuha ang cheque na nasa cabinet. Naroon din ang ballpen at sinulatan ng cheque kahit nakaposas pa mga kamay. Siguro naman sapat na yan, Vida. Anang lalaki matapos ilabas ang cheque. Salamat. Wika ni Vida. Chief, aalis na ako. Aniya kay Vincent. Dinampot ang shoulder bag at lumabas ng bahay. Inalis naman ni Vincent ang poses sa kamay ni Anton. Salamat, sir. Anito. Inareglo mo yung babae? Paano naman ang abala mo sa akin? Dapat nagpapahinga na ako sa amin. Pilit ang ngiti na sinabi ni Vincent. Sir, 20 mil ang cash ko rito. Baka pwede na to. Sinabi ni Richard nang kunin ang wallet. Pwede na. Salamat, sir. Matapos na makuha ni Vincent ng pera, umalis na rin ito. Sumakay sa motorsiklo at lumabas sa bakurang yon. Sa unang kanto mula sa lugar na pinanggalingan nila, naroon si Vida at naghihintay. Hinintuan ni Vincent ang dalaga. Sumakay naman sa motorsiklo si Vida. Ayos, partner. Masayang sinabi ni Vincent nang patakbohin ang motorsiklo. Tiba-tiba tayo ngayon na. Malaking halagang nakuha natin sa taong yon. Kumbinsido na ako ngayon, Vincent. Na ano? Na magiging magandang bawat lakad natin. Napatawa si Vincent. Pero tandaan mo, hating kapatid ha? Muling sinabi ni Vida. Walang lamangan.
Oo, yun naman ang usapan natin, hindi ba? Mabuti naman at di mo nakakalimutan. Pagtatapos ni Vida, kumapit siya sa bewang ni Vincent. Nagtuloy ang dalawa sa bahay na inuupahan ni Vida. Pagdating doon, kaagad naglabas ng pagkain at alak si Vida mula sa ref. Piniinit ang karne na gagawing ulam at pulutan. Matapos ay inihain sa misyet ng nasa sisalas kung saan nararoon si Vincent at nagpapahinga. Kailangan natin mag-celebrate dahil maganda naging performance natin sa unang lakad. Wika ni Vida. Simula pa lang to, partner. Marami pang biyayang darating sa atin. Ani Vincent. Tama. Pero hindi niyo ba naiisip na darating ang araw na magiging magulo ang takbo ng buhay ninyo? Biglang sinabi ni Faye nang bumaba mula sa kwarto na naturang apartment. Narinig kasi nito ang pagdating ng dalawa. Tiyak na marami magagalit sa inyo. Faye, sa panahong ito, kailangan mong dumiskarte para mabuhay. Ani Vida. Sa masamang paraan, sa panggagancho, dugtong ni Faye. Lahat ng ginagawa niyo, aanin niyo pagdating ng tamang panahon. Napailing lang sina Vincent at Vida. Nag-uusap ang kanilang mga mata. Alam mo, Faye, masyado ka nerbiyosa. Pagdating ng araw, yan ang magpapahamak sa'yo. Sinabi to ni Vincent. Relax ka lang. Hindi ka naman kasama sa bawat lakad namin ha. Wala kang dapat ipangamba. Bahala kayo. Ang sakin lang paalaala, natatakot ako may masamang mangyari sa inyo. Pagpapatuloy ni Faye. Lalo ka na, Vincent. Natigilan si Vincent. Hindi nito inaasang marinig ang katagang iyon kay Faye. Pero hindi nito maintindihan ang saloobin ng dalaga. Nag-aalala ka sa akin, Faye? Anito. Waring natauhan si Faye. Namutla. Hindi lang kasi nito napigilan ang sariling masabi ang mga pangungusap na iyon. Tumalikod si Faye. Iniwanan si Vincent at Vida. Ano nangyari doon? Nagtatakang tanong ni Vincent. Bigla na lang tumalikod. Napangiti si Vida. Sagutin mo ko, Vida. Mahal ka ng aking kaibigan, Vincent. Doon ko pa inalaman dahil nagdapat siya sa akin. Hindi nakakaibo si Vincent dahil naisip itong magugulong sitwasyon sa pagitan nilang tatlo. Mahal siya ni Faye. Pero lihim naman ang paghanga niya kay Vida. At nadarama ng binatal ang paghangang iyon, mag-uugat, magbubunga ng pag-ibig. Pero isang bagay ang hindi nito binabatid. Kung may pagtingin din ba si Vida sa kanya? Bakit hindi ka nakaibo, Vincent? Nagtatakang tanong ni Vida. Hindi ka ba naniniwala? Naniniwala, Vida. Nakikita ko sa kanyang mga kilos at tingin, sang-ayon ni Vincent. Pero paano kung kaibigan lang ang turing ko sa kanya? Masasaktan siya, Vincent. Minsan lang magbahal si Faye. Alam kong daramdamin niya kung malalaman niyang wala ka naman palang pagtingin sa kanya. Mas masasaktan siya kung magkukunari ako, Vida. Sabat ni Vincent. Kung wala ka na darama sa akin, kaibigan, manahimik ka na lang. Huwag ka na lang kumibo o gumawa ng anumang hakbang na makakasakit sa kanyang damdamin. Marungkot na sinabi ni Vida. Hindi ko wibo si Vincent. O siya, wag nang siya ang pag-usapan natin. Biglang bawi ni Vida. Yung pera. Aling pera? Nagtatakang tanong ni Vincent. Hindi ba't sa'yo ko binigay ang cheque? Paalala pa nito. Yung cash ang tinutukoy ko, partner. Paniniyak ni Vida. Nasa iyo, di ba? Cash? May binigay ba sa akin cash? Patay mali siya na sinabi muli ng binata. Napataas ang kilay ni Vida. Napatingin sa ibang direksyon si Vincent. Iniisip na hindi napapartihan ng dalaga sa perang cash na nasa bulsa niya galing sa lalaking na biktima nila. Okay lang kung ayaw mo akong partihan. Sosolohin ko na rin tong cheque na nasa akin. Malaki-laking halaga rin to kung may papalit ko bukas sa bangko. Nagulat si Vincent. Sandali. Anito. Bakit? Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Meron nga palang binigay na cash. Narito, nasa akin. Pag-amin ni Vincent. Naisip kasi nito mas malaki ang perang hawak ng dalaga. Magkano? Tanong ng dalaga. 10,000 pesos, sagot ni Vincent. Yun lang ba? Naniniyak ang mga mata ni Vida. Oo, talaga. Nagbibiro ba ako, Vida? Okay lang kung yun lang. Para kasi hindi ganun kalaki ang dala ng lalaking yun eh. Sinabi niya sa akin. Taas kiri ng dalaga. Tinatansya ang kaharap. Eh, 20 mil nga pala. May dinukot to sa bulsa ng leather jacket na suot. Eto na, Vida. Napangiti ang dalaga. Papartihin na ba natin ngayon? Tanong ni Vincent. Natural. Eh, paano yung perang hawak mo? Vincent, hindi kita lalamangan. Hahatiin din natin to kapag naipalit ko na sa bangko. Okay. Sang-ayon ni Vincent. Tig 10,000 tayo. Kwenta nito. Mali? Sawata ni Vida. Napakamot ng ulo ang binata. Ano naman ang mali doon? Anitong nagtataka. 9,000 ang para sa ating dalawa. Eyo, sobra. Ibalato naman natin kay Faye.
Okay, napipilitang sabi ng binata. Baka naman sa perang hawak mo, kaparte na naman siya. Hindi na, ani Vida. Sa atin na lang dalawa. Mabuti na yung maliwanag, Vida. Ikaw lang naman ang malabo eh. O siya, tama na. Uminom na lang tayo at magpakabusog para sa tagumpay ng una nating lakad. Binago ni Rodel ang paksa ng usapan. Kinuha ang bote ng alak at nilagyan ng kupitang naroroon. Thanks, wika ng dalaga. Magkasabay silang uminom at nagpakabusog sa mga pagkaing naroroon. Habang umiinom si Rodel, nakapakong paningin ito sa karap. Hinahago ng tiyan ang magandang mukha ni Vida. Ganon din ang magandang hubog ng katawan ng dalaga. Lalo ito rin nakaramdam ng paghanga si Vincent sa dalaga. Ang karakter ni Vida unti-unting mabubuhay sa natutulog niyang dugo. Pagnanasa at pangarap, kailan maaangkin ang magandang si Vida? Ito ang nasa isipan ni Vincent. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Parang matutunaw ako ha, pansin ni Vida nang mapansin ang malalagkit na tingin ng binata. Eh, ang ganda mo kasi, partner. Huwag mo na akong bulahin, Vincent. Matagal ko nang alam yan. Kaya nga ang ganda kong tong ginagamit ko para magkaroon ng maraming pera. Tagumpay naman ang unang lakad natin eh. Pakis naman oh. Lakas loob na sabi ni Vincent. Ano? Sabi ko, pakis naman. Sino ka? Nobyo ba kita? Hindi. Hindi naman pala eh. Baka pwede lang para pakonsuelo. Muling sinabi ni Vincent. Isa lang. Tumigil ka nga, Vincent. Taas ang kilin na sabi naman ni Vida. Sampal, gusto mo? Ikaw naman, Vida. Ang sa akin lang naman ay kung pwede, kung makakalusot. Hindi ka nga makakalusot eh. Napatawa si Vida. Ang mabuti pa ay pagpatuloy na natin ang pagiinuman. Hindi nga naglipat oras, nakaramdam ng pagkahilo si Vida dahil na rin sa dami ng alak na nainom. Unti-unting napapikit ang mga mata niya. Lihim namang napapangiti si Vincent. Nang tuluyang makatulog ang dalaga, marahang hinimas si Vincent ang mukha niyon. Pinagmasda ng kagandahan. Matapos ay marahang hinaggan. Mahal kita, Vida. Maging sino ka man. Maging anuman ang iyong nakaraan. Ikaw ang nagpatibok sa aking puso at gagawin kong lahat para mahalin mo rin ako. Ito ang nasa isipan ni Vincent. Ang hindi alam ng binata, hindi lang siya nakakaalam at nakakakita ng kanyang ginagawa. Lihim din siyang nakikita ni Faye. Nasa hagdanan ng dalaga. Nakasilip. Nasasaktan ito sa nakikita. Dahil ang lalaking minamahal nito ay nagmamahal naman ng iba. Ang lalo pang masakit, kaibigan nito ang minamahal ni Vincent. Nang hindi na makatiis si Faye, bumaba siya ng hagdanan. Sadyang nagpapapansin kay Vincent para malamang naroroon siya at makita. Faye, kanina ka pa ba dyan? Waring nataranta si Vincent. Biglang layo sa natutulog na si Vida. Tulog na kasi ang kaibigan mo. Sige na Vincent, ako nang bahala sa kanya. Tumayo si Vincent. Sige Faye, magpapaalam na ako. Anit at kinuhang jacket na nakasampay sa may sofa. Aalis na ako. Mag-iingat ka, malalim ng gabi. Pagtatapos ni Faye.